sabi ko, patatawag ko na lang kayo pag meron na kaming lead. Sir, naasikasin niyo ba talaga yung kaso ng asawa ko? Kasi ilang beses ang ipabalik-balik dito, yun pa rin yung sinasabi niya. Ano pa yung gusto mong gawin ko, Tonyo? Sino kakasuhan natin? Eh, yung anak mo, walang nakita, walang narinig. Wala tayong witness, wala tayong ebidensya, wala tayong lead. Pero kayo dapat naghahanap noon, sir. Ano? Sir, si Brandon Innocencio, naimbestigahan niyo na ho ba? Anong basihan natin? Dahil ginugulo kayo. Hindi sapat yun para pagbintangan natin sila. At saka, nasa Manila sila nung mangyari ang krimen eh. Nagpa-party sila ng barkada niya. Eh, sir, yung sinasabi niyong hinihintay natin yung resulta, yung fingerprints po ba yun? Hinihintay ko pa. Kukumpara pa ng krami yun. Yung sa fingerprint database nila. Ayun, kung gusto mong mapublish yun, pwede natin gawa ng paraan. Alam ko na yung style niyan, parang gawin yun. Ang bahala. Sir! Ha? Iyon tayo na iba eh, no? Ito lang talaga awa ko eh. Sir, pag Yossi, pag Marienda, pag may sukli, okay na, sign nyo na yan, sir. Kaya masyado mo lang ito. Hindi ako nahihingi ng abulay. Sir, handa ko ibigay kahit magkano, basta magkaroon lang ng resulta yung kaso ng asawa ko. Tingnan natin kung anong magagawa ko. Babalitaan ko na lang kayo. Sige. Sige, sir. Salamat. Sir. Sir, si Tonyo po ba yun? Sayang, naku, hindi ko po naabutan. Tumawag na po pala yung krami. At na-email na nila yung resulta ng fingerprint match. So, papaprint ko na po, ah. Sakali. Pabayaan mo na. Ako na bahala ron. Mag-relax ka lang muna. Ayaw kitang napapagod, eh. Sir? Ako na, ha? Ito ka lang. Stick with me and you'll go places. You wanna go places? Parang Tonyo, alam mo, duda talaga ako rin sa Rodrigo ngayon eh. Mukhang hindi mapagkakatiwalaan. Kahit ako pare, pero kailangan natin siya ngayon dahil sa kaso ni Marek. Tonyo. Pag nalaman mo kung may kinalaman ang pagkakamatay ng asawa ko, sisiguradong magbabayaran mo ito. Relax ka lang, Tonyo. Ano ang kinalaman sa binibigta mo sa akin? Pero alam mo, kasalanan mo rin yun eh. Hindi mo binantayin yung asawa mo eh. Para ito! Sige, hindi mo na. Hit me! Tuloy mo, kahit bugbugin mo ako. Sige, naiintindihan ko galit mo. Hindi ako lalaban para lang patunayan sa'yo. Wala akong kasalanan. Nakakain po ba siya na maayos kanina? Oo. Alam mo, nakatulog na to na kaihintay sa'yo. Tinatanong nga ako kung iiwanan mo din daw siya tulad ng nanay niya. Tonyo, alam kong abala ka sa kaso ni Maring. Pero huwag mo sanang kalimutang may anak ka rin. Ngayon ka lalong kailangan ni Onay.
dyan si tatay. Kaya naginip ka nila ba? Kinikwentuhan ako ni nanay. Katulad ng ginagawa niya sa akin. Ikaw rito. Sige na. Tulog ka na ulit. Nabantayan ka ni tatay. Tay, pwede kwentuhan mo ko? Katulad ng ginagawa sa akin ni nanay. Hindi kasi marunong magkwento si tatay. Sige, sasubukan ko. Pero hindi ako kasing galing ng nanay mo, ha? Okay lang yun, tay. Namimiss ko lang si nanay. Paano nga ba nagsisimula ulit yung nanay mo? May mga bata daw na naniniwala sa diwata. Na habang naniniwala sila sa mga diwata, patuloy naman itong binabantayan ng mga bata. Isang araw, meron mga mangangas na nagpunta sa gubat, tapos sinulong nila yung diwata. Sigaw na sigaw yung diwata, pero hindi naman naririnig ng mga bata. Hanap ng hanap yata yung mga bata dun sa diwata, pero hindi nila makita. At naghahabulan na lang yata sila dun sa gubat. Ewan ko ba, parang hindi ko na rin alam yung pagpapatuloy ng kwento eh. Sabi ko naman sa'yo, hindi malamang kwento si tatay. Sige na, pahinga ka na. Sorry, tay, kung wala dito si nanay ah. Isipin niyo na, isa importante, nandiyan si tatay sa kasi nanay Belen. Alabari ka ng tatay mo. Krami, resulta ng fingerprint patch. Negative eh. Wala sila nakakitang fingerprint na nag-unmatch sa suspect. Ano yung ibig sabihin? Sabihin, wala suspect. Wala suspect, walang kaso. Ganun lang. Ano yung ibig sabihin, sir? Ganun-ganun na lang yun? Kalimutan ko na yung nangyari sa asawa ko? Wala lang, Tonyo. Marami naman kasong ganyan na akala nila wala nang pag-asa. Tapos, kalipas na maraming taon, biglang may lumulutang na witness, di ba? Alam mo ikaw may kasalanan nito. Kung hindi mo ko inipit nung gabing yun, sana nakauwi ako sa bahay. Kung hindi mo ko iniimbestigahan sa isang bagay na walang basehan, sana naproteksyonan ko ang asawa ko. Tonyo, huwag mo ko sinisisi sa nangyari ah! Ginagawa ko lang trabaho ko! Tonyo, umuwi muna tayo. Tsaka mag-isip tayo kung anong tamang gawin. Tonyo, sandali. Gusto ko sanang tumulong sa kaso mo. Kaya lang, pinagbabawalan kasi ako ni Sir eh. Subukan mo kayang pumunta sa kapitbahay niyo. Sa tingin ko, may makukuha kayong impormasyon doon.